Okay. Go ahead, founder. Malinaw na po. 5x5 na po ang signal. Okay. So, maraming salamat, Sir Bong, at magandang hapon sa iyo at magandang hapon din sa lahat ng mga membro ng Tapa Community International Incorporated. Sa ulit, no? Ako ang inyong founder, Pastor Joe na Culinario, at para medyo sunod-sunod na itong mga program natin. Wow. Bawat alas 3 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes, no, sisikapin po mag-program tayo sa time to time. Meron tayong mga update, no? Alam niyo, Sir Bong, kung bakit ginawa ko na to. Okay. Ito ay dahil sa, no, dahil sa nagkakaroon na, nung inaunso ko sa iyo na nagkakaroon na tayo ng dismissal, no, doon sa 8 kaso natin na syndicated estafa. I don't know if na-send ko na sa iyo yung piano. Wala ka pang... Sige lang, i-open ko yung copy as maybe within the day or tomorrow, open ko po yun, founder. Yung kopya po. Okay po. Kasi yun yung nag-udyok sa akin na partially, meron na tayong tinatawag na victory dahil ang nakapaloob doon is syndicated estafa nga na... kumbaga parang sinasampa dahil sila po ay aking minopo at na-stab sila. Ngunit sa kabutihan alat, yung mga akusasyon nila sa atin okay. ay dismissed. No? Sa sumakatuin, walang bisa yung akusasyon nila laban sa atin. So, ano pa yung magiging dahilan na bakit hindi pa rin tayo mapapayagan matapag-operate dahil dismissed naman, no? At hindi na pinapanigan ng 40 yung kasong sinampa sa atin ng FBI at saka yung 4 pa mga membro. So, sa pamagitan ni walang visa, no, yung kanilang akusasyon. So nangyari ngayon, unti-unti na tayong parang bumabangon, no, at yung atin na lang haharapin yung SRC violation na lang, no, isang kaso na lang, hopefully wala na nang magsakpa ng kaso upang sa ganon mapabilis yung usat ng ating kaso doon sa korte regarding doon sa violation ng SRC. So, kung ipagkaloob ng Panginoon na mahipo yung mga puso ng ating mga members na hindi na mag sampa ng kaso lang sa atin, ang mangyari mapadali, no? Mapadali yung usad. Noong nakaraan nating broadcast, hindi ko lang natapos-tapos yung nakaraan. Yun na nga, na-covered tayo ng hindi emotionally affected. Sino ba naman ang tao, no? Sino ba namang tao na hindi maapektuhan doon sa ganon na pangyayari na kung titingnan ninyo noong una ay masayang-masaya tayo, di ba? Walang parang namumuhay tayo sa isang paligid na kung saan walang kinakatakutan at malaparaiso yung ating status na ating buhay at yun ay naranasan din ng ating mga members at of course naranasan ko din dahil wala naman talaga tayong hangat kundi yung maahon, no, sa kahirapan. Halimbawa ngayon kung naka-operate pa tong
ministry natin, sana hindi tayo maapektuhan ng ganitong pangyayari ngayon ng coronavirus, no? Dahil ako talaga ay lubos, no, na nasasaktan doon sa 5 million nating members na ngayon naapektuhan talaga itong coronavirus, no? Dahil nung mag-lockdown ang Manila at ang ibang lugar ay mag-lockdown din, numero unong concern doon yung pagkain ng mga tao, no? Yun talaga yung pinaka-problema ngayon, yung pagkain ng mga tao na kung saan makukulong sila sa isang lugar na yung iba ay nasa ibang lugar nagtatrabaho. Paano sila? Lalong-lalo na yung mga construction workers, no? So, saan ka ngayon sila kukuha ng kanilang pang-survive at pangangailangan, lalong-lalo na sa pagkain? So, kung nakapag-operate pa tayo ng walang hadlang, so ang mangyari, mayroon naman tayong malaking area na kung saan may mga ano tayo, may mga area na pwede natin mataguan at ligtas. So mag-ipon-ipon tayo. Doon muna tayo magpalipas ng panahon dahil full naman yung ano natin, mga suporta ng pangangailangan. Kasi kung hindi lang tayo napasta, meron natin yung sariling palengke ngayon, no? At ang purpose ko talaga ay doon. Yung sa Pulumulok? Oo, yung sa Pulumulok, na magkaroon tayo doon ng mall, no? At doon din sa Bagatay, no, na binili ko yung kung sakakarin yung mga hindi natin makikinan mga pangyari. So, napakaganda sana nung ating plano. Pero yun nga, mayroong humadlang. Hopefully naman tong humadlang na to'y buhupa din. No, dahil yan naman talaga tayong pinaka-purpose at pinaka-patay dito sa ating organization is to lift them up from the bondage of poverty. Dahil wala na nga tayong maaasahan sa gobyerno natin patungkol doon sa kahirapan. Dahil tagal-tagal na na panahon nandun yung ating government, still nandoon pa rin, no? Nagkasabay pa rin yung tinatawag na kahirapan. Nung nabuo na ang KAPA, inawala talaga yung kahirapan for 6 years sa mga membro. So, yung programa natin, kung wala lang sanang nakahadlang, so talagang napakaganda dahil buong akala nila na siguro baka takot din sila na hindi na tayo mapipigilan pagdating ng panahon dahil dumami nang dumami na tayo. Doon sila nagkakamali dahil ang ating ang mission and vision ay hindi nga tayo kalaban ng gobyerno. Tayo'y katulong, no? Tayo'y katulong ng gobyerno sa paglutas ng problema ng kahirapan sa ating bansa. So, kung titingnan po natin, wala naman po talagang hangat yung ating organization kung hindi, yun lang, no, na maahon tayo sa kahirapan dahil kaakibat na natin yun simula tool nung ipinanganak tayo, no, nang nagkaroon tayo ng liwanag sa mundong ito, nakupol na yung kahirapan, no, parang isa na tong twin, kung sa Tagalog pa yung ano, yung twin sa Tagalog, yung kambal, no? Kinakambala na tayo ng kahirapan. So, dating natin sa mga may edad-edad na tayo, sinikapan na natin na hiwalayin
no, makipaghiwalay tayo doon sa kambal natin na kahirapan. Sa kaloob nga ng kalooban nga ng Panginoon, inalutas yun sa pamagitan ng ating organisasyon. So wala naman talaga tayong hangad na gumawa tayo ng isang organisasyon upang manggulo. Eh kahit na nga, inagawa na tayo ng teritoryo, inagawa na tayo ng ating pangkabuhayan, eh tingnan nyo yung mga members ng KAPA. Hindi pa rin gumagawa ng kaguluhan sa ating gobyerno. Sa halip nga, ako yung sinampahan ng kaso ng mga membro. Yun na nga, so maulit-ulit kong sasabihin sa lahat ng mga membro na sana naman yung nagpaplano, kasi sabi kasi nila na merong iba, no? Merong ibang nagpaplano na magsampa na sila ng kaso dahil sa pangako ko raw na 4 to 6 months. Yung 4 to 6 months naman, kung na tumama lang sana sa target natin at walang nagpakaso no, ng mga members, tapos na siguro yung kaso natin sa 4 to 6 months, magkakaroon ng hukom. Tingnan mo yung syndicated estafa. So, nagiging 6 months, talagang nagkakaroon na ng hukom. Bakit wala pang hukom doon sa SRC? Dahil dumami ng dumami yung mga witnesses nila. Kasi tapos na tayo, no? Tapos na yung presentation natin of witnesses dahil punti lang yung mga members natin na kinuha natin para makapagpresenta tayo ng mga witnesses and evidences. So, tapos na tayo. Ngayon, ang safe na naman yung magpresenta ng mga ebidensya at mga witnesses. Pag dumami ng dumami yung ating mga membro, Sir Bong, na nagsampa ng kaso, so mapabagal talaga yung kaso, ang pag-usad ng kaso na yun, dahil yung mga panibagong nagsampa ng kaso, gagamitin na naman nila bilang witnesses doon sa kanilang kaso laban sa atin. So kung naintindihan lang po sana ng ating mga membro na medyo nagwala na, malapit nang nagwala, kung maintindihan lang sana yung trust, no? Yung tiwala ninyo sa akin, ilubos-lubos nyo na, lalo na sa panahong ito, na kinakailangan ko talaga yung lubos ninyong pagtiwala. Magtiwala lang po kayo sa akin, masusolve natin ang mga problemang ito. Kaya pag nabawasan yung tiwala ninyo, mas lalo tayong babagal. Alam nyo, kung kayo'y magsampa ng kaso, ano yung purpose, bakit nagsampa ka ng kaso? Sasabihin niyo doon upang maibalik yung mga pera na naidonate ninyo sa ministry. Okay. Ngayon, kung nandoon na yung kaso at magbakasakali tayong manalo kayo, pagpalagay na lang natin, manalo kayo, saan po kukunin yung pera na ibalik sa inyo? Diba? So wala talaga tayong makukunan. Ialam naman ninyo kung saan talaga yung pera natin. Bakit sa akin kayo magpupumilit na ibalik samantalang naka-freeze yung account natin sa bangko? So makatuwid, yung pera natin nandoon sa bangko. E dapat ang kasuhan ninyo yung bangko dahil nandoon na imbak yung ating pera. E bakit ako? Ano, Sir Bong? Sabi ko, Founder, kasi doon nga naka-freeze yung pera. Oo. Doon naka-freeze. E bakit sa akin kayo mag-claim? Kung ako yung kasuhan ninyo, pipilitin kung kunin yung pera ninyo sa bangko. Di anong magawa ko? Kaya ko ba yun? Di ba kaso pa rin yun? Anong gagawin natin? So isosolve muna natin ang SRC violation bago pa ma-unfreeze yung account natin.
babalik pa rin tayo sa basic. Di ba? Logically speaking, mga members na malapit nang nagwala, sana maintindihan ninyo yung proseso. Bakit ako yung iipitin ninyo na i-demanda para makuha yung pera na ang ating pera ay nandoon sa bangko na na-freeze? Dapat yung ransakin ninyo yung bangko dahil nandoon yung pera natin. Klarong-klaro naman yun. Di ba? Di bakit sa akin kayo magraransak? E nandito ba yung pera ninyo? Saka, pangalawa, nung raid, nasaan yung pera natin? Alam naman ninyo yun kung nasaan. Binitbit. Di ba? O ngayon, bakit ako yung sabi pa sa Cebuano, paiigitin ninyo? Ha? Bakit ako? At tingnan mo ha. O sige, sampa kayo ng kaso sa akin para mailabas ko yung pera. Saan yung pera na kailangan kong ilabas? Andun sa bangko. Wala talaga kayong mapapala. Kahit manalo kayo sa kaso, makukulong lang ako, hindi pa rin mabalik yung pera ninyo. Kung sakasakaling manalo kayo. Diba? Ngayon, kung hindi kayo manalo, gaya nitong nangyari ngayon, nada-dismiss yung syndicated estafa na isinampa sa atin. Sana naman maintindihan, no? Sinasabi natin, 4 to 6 months may balik. Pag maka-operate na tayo dahil doon sa 4 to 6 months, kung nasulbat na, tingnan mo ha, nagiging, ano na yun, yung kaso natin, na-dismiss na. Ngayon, bakit hindi pa na-dismiss? Ano sir?